Mga kabayan, ikinagulat hindi lang ng mga mambabatas kundi maging ang taong bayan ang naging pagbubunyag at pagbaligtad nitong dating PCSO General Manager na si Royena Garma. Ito ay matapos ikanta si dating Pangulong Duterte na nagkukumpas at nag-uutos umano sa kanya para maghanap ng mga matitikas at matatapang na PNP opisyal na magiging leader sa War on Drugs campaign sa buong bansa. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the shifting system involving payment and rewards. Ayon sa naging kasunduan ni dating Pangulong Duterte at sa Royena Garma, si Edelberto Leonardo ang inirekomenda niya kay Pangulong Duterte na maging Davao model at nagpapatumba ng mga bigating tao na may kinalaman sa malalaking operasyon ng illegal na droga sa bansa. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo outlining the task force which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa pagpapatuloy ng Quadcom hearing nitong Biyernes, ibinunyag din ni Garma na si Leonardo ang nagdidesisyon kung sinong tatanggalin at idadagdag sa listahan ng mga personalities na dawit sa illegal na droga. At siya rin ang nagre-report kay Senator Bongo na personal aide dating Pangulong Duterte kung sino-sino ang mga nasawi sa mga ginawang police operation. Leonardo had the final authority to determine who would be included on the list of drug personalities and to classify their threat levels as well as the discretion to remove individuals from the list. Kinumpirma rin ni Garma na may reward na ibinibigay si dating Pangulo Duterte na umaabot ng 1,000,000 piso depende sa klase ng personalities at pagkakasangkot nito sa kalakalan ng illegal na droga sa bansa. May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million, but I'm not familiar sa mga bracketing po. Pagbubunyag pa ni Garma na naging emosyonal siya sa kanyang pagbabasa ng kanyang salaysay dahil sa natatakot siya sa kanyang kaligtasan at seguridad ng kanyang pamilya sa ginawa niyang pagsisiwalat. Sabi pa ni Garma, 1 linggo niya itong pinag-isipan at walang sinuman ang nag-udyok o pumilit sa kanya para ikanta si dating Pangulong Duterte. Yeah, I realize the truth will always set us free, Mr. Jim. And at least I will be able to contribute if we really want to make this country a better place to live and for our children. I think we have to do something para maibalik po yung trust sa PNP, magkaroon po ng reform sa PNP, and yung tiwala po ng mga tao, whether victims of criminals sa gobyerno. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nag-iba na ng tono ng mga sinasabi ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royena Garma sa House Quadruple Committee kagabi. Ayon kay Garma, na isang retired police colonel, inutusan umano siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maghanap ng pulis o operatibang magpapatupad ng Davao Model War on Drugs sa buong Pilipinas. Nakapaloob din anya sa model ang pagkakaroon ng cash rewards sa operasyon kontra illegal na droga. Ikatlong pag-arap sa House Quadruple Committee o Quadcom ni Royena Garma, dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte at isang retired police colonel. Inihayag nito ang kanyang mga nalalaman sa war on drugs na nakalipas na administrasyon sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay.
Anya, noong May 2016, tinawagan siya ni dating Pangulong Duterte at inutusang makipagkita sa kanya sa bahay nito sa Doña Luisa, Davao City. Ayon kay Garma, pinaghahanap siya ng dating Pangulo ng may kakayahang magpatupad ng Davao model na war on drugs sa buong bansa. Thank you, Mr. Chair. Meron tayong ilang mga tanong na lamang dahil narinig na rin natin ang sinabi ng kamag-anak ng mga naging biktima kasama ang mga bata at kabataan sa siyudad ng Cebu. Mr. Chair, tanong natin kay Colonel Garma. Upon hearing yung mga testimonies, tapos meron nga rin po siyang pinuntahang mga lamay ng mga naging biktima ng war on drugs sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang Cebu City Police Chief. Mr. Chair, ang tanong po natin, so sa ngayon po ba ay kaya ng panindigan, kaya ng i-confirm ni Colonel Garma na may mga pinatay ng mga inosente, pati mga bata sa Cebu City under her watch as Cebu City Police Chief bilang bahagi ng pagpapatupad nila ng anti-drug operations? Mr. Chair, can I expound on my answer, Mr. Chair? Okay, Mr. Chair. Please proceed. Thank you, sir. Pag pumunta po kayo na Cebu, maglakad kayo from Pasil hanggang sa kaduluduluhan po ng boundary ng Mandaue at ano, lahat po ng bahay dyan dikit-dikit, as in dikit-dikit, gawa ng kahoy. Nung dumating po ako, ang droga, para lang po siyang betchin at asin na binebenta sa gilid. Ang sugal, parang wala lang. Nasa tabi lahat ng lamay, puro sugal. Pugaran po talaga siya ng lahat po ng klase ng vices. At hindi ko po dina-judge po lahat na nakatira po doon. Siguro sa kahirapan talaga, ganun po yung naging status ng buhay. Meron naman pong nabubuhay ng tahimik din at marangal. Pero sinasabi ko po, dikit-dikit talaga. It is a, anong tawag dito, talagang, anong level sa drugs yun? I cannot recall, Mr. Chair, may classification po kasi yan. Now, I think yung mga operation na nangyari, those are conducted by the police station. I was not there because may mga station commanders in charge per area. Sila po yung nag-conduct ng police operation. Ako po yung Mr. Chair, interrupt ko na, Mr. Chair, kasi ang tanong po natin dito ay ano ang role ng chief ng Cebu City Police. And Mr. Chair, hindi po pwedeng ang ituro na lang dito ay yung mga police na nag-conduct ng drug operations. Okay. Dahil ang chief, meron niyang pananagutan kung ano yung ginagawa at ano yung mga hindi ginawa, ano yung mga nilabag ng mga nasa ilalim niya. Kaya Mr. Chair, again, hanggang sa ngayon, parang wala pa rin kasing ka-remorse-remorse eh, ang dating police chief. Nasa harapan na po niya mismo ang mga pamilya ng mga biktima. Grabe na yung pag-iyak kahit tayo mga nahikinig, naiyak na rin sa mga kwento nila. Pero hanggang ngayon, Mr. Chair, ay hindi pa rin nag-own up eh, ang dating police chief. Kahit yung simpleng factual na tanong na merong mga inosenteng napatay, na may mga nagte-testify sa harap niya, hindi pa rin niya talaga masagot ng diretsahan, Mr. Chair. So, parang di natin maisip ano yung pwede nating asahan eh. Dahil kung ganito ka tigas ano, at hindi talaga nais na magsabi ano, ng kung ano ba talaga yung mga nangyari, edi lalong ang dating sa committee na ito, complicit talaga dun sa mga krimen, sa crimes against humanity, si Colonel Garma. At in fact, sa case na sinampa sa ICC, can NUPL confirm? Again, para lang ma-refresh yung committee na ito sa lahat ng mga narito at sa mga nakikinig din, na bahagi po ba ng mga napangalanan doon sa ICC cases si Colonel Garma? In particular kay Colonel Garma, hindi po. But the ICC, in its result for preliminary examination mentioned
General Albayalde, General Bato de la Rosa, the regional, provincial, and city police units. So, ibig sabihin, pwede siyang maisama doon. So, that's one, no, perpetration. Pangalawa, iyan kasi under the sa ICC, at the very least, Mr. Chair, sa rules of engagement nila in relation sa sinabi ni Colonel Marcos kanina, klarong nakalagay, for every death in any police operations, dapat ma-inquest. They never did the inquest. Kaya pag tinanong mo yan sila, so ilan ang namatay sa territory mo during your stint? Sabihin nila yung numbers. Tapos, inimbestigahan mo ba? Wala. Walang inquest kasi, Mr. Chair, in violation even of their rules of engagement. So for all those things, they can also be held sa ICC for command responsibility. As nabanggit ko kanina, na isang, kumbaga, crime under command responsibility at the very least, if they're not the perpetrators, for their failure or refusal to investigate killings during their watch in police operations, Mr. Chair. So to clarify, Mr. Chair, sa final ng mga pamilya ng mga biktima, hindi explicitly napangalanan si Colonel Garma. Yes. Pero ICC ang said that the regional, provincial, and city police units are included in the investigation, Mr. Chair. So, ibig sabihin, pwedeng imbestigahan ng ICC, yes, si Colonel Garma? Definitely so, Mr. Chair. E di kung ganun, Mr. Chair, na hindi pa rin talaga kasi nagpapakita ng remorse kahit katiting si Colonel Garma, e di dami talaga siya dun sa mga mananagot eventually sa mga napatay under the war on drugs na pinatupad ito labeled as the Project Double Barrel based sa Command Memorandum Circular 16, Series of 2016. Ngayon, Mr. Chair, we received a copy of this printed affidavit that was signed by Colonel Garma. Can she confirm na ito ay isang affidavit na with her knowledge ay na-produce ito at hindi siya na-pressure ni Noman sa pag-perma sa affidavit na ito, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Okay, Mr. Chair, may ilan kasing mga striking na laman ng affidavit na pinirmahan ni Colonel Garma. Mr. Chair. May we be allowed to give us a chance or time to read this affidavit that was just submitted to us by the resource persons? Considering that we just received this affidavit, I think it is incumbent upon this committee to give us a time to read about this. Or maybe we allow the resource person, in the person of Rowena Garma, to have an executive summary of all this affidavit that she submitted to us, Mr. Chairman. So what is the, Mr. What Chair, is the request of Congressman Fernandez? Do we have all the copy of the affidavit? The copies of the affidavit of Colonel Garma was distributed to the members. And if the request of Congressman Fernandez is to give the members time to read the affidavit, we will suspend for 1 minute, 1.5 minutes, and then or maybe, Mr. Chairman, instead of trying to give us a chance to read about this, may we allow the resource person to speak about the affidavit instead, Mr. Chair? Mr. Chair, I would actually intend to ask her to read some portions para yun yung pagbatayan ng magiging mga tanong ko kay Colonel Garma. Mr. Chair. Yes, Congressman Abante. Perhaps we can more focused on the resource persons that we have tonight, because that affidavit does not concern the victims that we are talking about now. If we could be able to stay focused on the victims first,
and afterwards we talk about the affidavit. If that is acceptable to Honorable Manuel, then I guess in order to put the discussions in order, we first deliberate on the families of the victim, and then later on, we will proceed with the affidavit submitted to us by Colonel Garma. Yes, that would be fine, Mr. Chair. So I would now wrap up with my interpellation, and so far, based dun sa mga narinig natin at actually sa maraming oportunidad na nabigay natin kay Colonel Garma, pinapakita talaga nito na meron siyang papel, hindi siya isang small fish dito sa peke at madugong war on drugs. Isa talaga siya sa mga nagpatupad nito, kaya dapat lamang na meron ding kaukulang pananagutan sa kanya at paano din natin lalong titiyak yung mga mekanismo para sa hustisya talaga dun sa mga biktima through our current mechanisms, at paano pa yan maayos sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga mas matitibay at may pangil na mga batas. So, masin muna, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay, thank you, Chair. Congressman Manuel. Yes, Congressman Abante. Yes, kanina po sa testimony ni Raquel Lopez, sa sinabi niya na nagpunta sa kanila si Colonel Garma, at ang katwira po ni Colonel Garma, siya po ay nagirikurida paggabi. Ano po? At sinabi niya na sumigaw si Colonel Garma. Pakiulit nga po, Miss Lopez, ang ginawa ni Colonel Garma doon sa inyong bahay, noong lamay. Ana rasiya nga, pag-agi niya sa buha nga, nga nung gibilaran man ninyo. Moto nga, wamanday ko kinanagan mga tao. Ni Ana ra dayon, ni Ana siya nga, bakit isala patay dito? Marami ni sila. Mora to, Your Honor. Okay. Naintindihan ko naman, no, ang iba, ang Tagalog, no. So, Colonel Garma, ibang tinatanggap yung sabi ni Raquel Lopez tungkol sa incident niyan? O hindi mo maalala? Mr. Chair, hindi ko talaga style magsabi ng ganun. Kaya it's not part of my vocabulary. Kaya wala akong maalalang may sinabi po ako. Definitely. Kasi pag ganyan mga nakaburol, I am more focused sa sugal. At nagsinasabi ko, ipagdasal ang namatay. Pero yung sinasabi po niya, wala akong maalala because it's not my style when I go around at may patay po. Colonel Garma, palagi mo nababanggit yung imbis na magsugal kayo, magdasal. Opo, Mr. Chair. Relihiyosong tao ka pala. I pray, Mr. Chair, yes. I'm not saying that you're not praying. Sinasabi mo na, the thing is, dito naman sa ating, sa Pilipinas eh, halos lahat ng namamatayan, may sugal eh. Alam niyo ko ba't may sugal? Alam niyo ko ba't may sugal? Alam niyo ba kung bakit may sugal pag namamatayan? Alam niyo ba kung bakit? Dalawa po ang reason. Anong reason? Pagkakaalam ko po, para gising po yung magbantay and or para po may fundraising. Yun ang pagkakaintindi ko po. The thing is, ang alam ko dyan, ako, bilang congressman, nagpapatay po ako eh. Ano? Halos lahat, 90% ng mga namamatayan, nagusugal, sapagkat doon, sa mahihirap ha, sa mahihiyaman, wala eh. Bakit po? Sapagkat doon lamang sila kumikita para mapalibing nila yung kanilang patay. Tama, Your Honor. Oh, see? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Ngayon, ako, nagdadasal din ako eh. Pero, palagay niyo kaya yung kanyang pagdasal, ibibigay niyo yung pera para ipalibing yung tao? Hindi naman eh. Ibig sabihin yan, sinasabi niyo, huwag kayong magsugal, nagsasalita na kayo doon. Sinasabihan niyo yung mga tao, tama ba ako mali? Sinasabihan niyo, huwag na kayong magsugal, magdasal lang kayo. Sinasabihan niyo yung mga tao. Tama ba ako? Hindi.
Sinasabihan niyo. Mr. Chair, there's nothing wrong kung magsabi ko. Kasi sir... I think there's something wrong. Tanila. Okay po. Hindi ko sinasabing there's something wrong. Ang tanong ko ito. Therefore, nagsasalita kayo doon sa lamay at sinasabi niyo sa mga nagsusugal o wag na kayong magsugal, magdasal na lang kayo. Tama ba ako hindi? Yes po, Mr. Yung pala naman eh, ibig sabihin, napangkit niyo rin doon yung sinasabi ni Raquel. Palagay niyo kaya itong si Raquel Lopez ang isinungaling para sabihin sa inyo ngayon yan. Nag-travel po ho yan galing Cebu. Iniwan ang kanyang pamilya. Namasahe po papunta dito. Oh, para lamang humarap sa inyo. Oh, natatakot nga eh. Sinabi nga nila, si Baby Rosales, sinabi si Raquel Lopez, nung kayo nag-appear doon eh, nagpulasan ang mga tao eh. Tama ba ako? Nag-alisan yung mga tao. Ibig sabihin, yung iyo lamang presence, natatakot na yung mga tao. Yan o, sinabi nila eh. Dalawa yan nagsasabi. Nansabi, kapag ikaw napupunta sa patay, nagpupulasan ang mga tao sapagkat natatakot sa'yo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Ano ba namang sabihin mo na totoo yung nangyari niyan eh? Sapagkat ikaw naman ang chief police, ikaw ang director. Oh, alam mo ang nangyayari. Colonel Garma, nais lang natin ditong makita yung katotohanan at malaman natin kung sino talagang dapat na responsible dito. Namatay itong mga to eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umiiyak ka dito sapagkat may iwanan mo yung anak mo, buhay yung anak mo eh. Ito patay itong mga to eh. Oh, tinan nyo ha, meron ako natanggap na sulat dito, urgent motion to allow Ruina Garma to undergo medical check-up. Ito ha, nakalagay. Ano ang isang sinabi dito? Muban's request is premised on her basic human right to health and her constitutional right to life. Naniniwala ba kayo na meron din silang constitutional right ha, to life? Ms. Colonel Garma, naniniwala ba kayo ron? Yes, Mr. Chair. Eh, napatay yung kanilang kamag-anak eh. Napatay yung kanilang kamag-anak na violate ang kanilang constitutional right. Tama o ba mali? Yes, Mr. Chair. O yun pala naman eh. Tinatanggap mo na na-violate ang kanilang constitutional right. So, Mr. Chair, yan o. O, dito, binasa ko dito ang iyong karapatan. At nais nyo na i-approve namin itong sulat na ito sapagkat mayroong kayong karapatan as provided for by the Constitution at yung aming yung ating Constitution. Gayun din sila, meron ding karapatan na itong mga taong to. Anong ginawa ninyo? Pwede niyong pigilan yung mga pulis nyo eh. Anong ginawa ninyo ng mga ibang kapulisan dito? Ha? Tinanggal nyo ang kanilang constitutional right. Lahat tayo meron yan, Colonel Garma. Tama ba ako? Can I explain, Mr. Chair? Kasi what are you going to explain for? You are asking, kanina po, nagtanong din po si... Hindi, tinatanong kita, tama ba na na-violate ang kanilang constitutional right? Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang. Gusto kong sagot mo. Mr. Chair, salamat.